Magandang umaga rin po, Senator Alina. Ako nga po yung nagbitro, tama po yung balita. At ako yung nag-issue ng statement sapagkat hindi ko mapapabayaan ng talamak. Ito public knowledge na rito, na bilihan ng boto. Eh, magiging karamay at kung sakalit hindi ako magbibitaw dito, parang kinunsinti ko yung paglabag sa ating mga kalayaan sapagkat yung boto ay napakalaga ho niyan. Eh kung nasisira ang katawan ng tao dahil sa droga at kailangan hinto natin, lalong higit na sa boto sapagkat buong sambayanan ang nasisira ang ating kalayaan ng nanganganib. Bakit hindi po ba ninyo pinahuhuli sa Commission on Election o kaya sa Philippine National Police? Ito po mga vote buyers na ito. Eh palagay ko dahil ngayon ako yung nagbitaw, yung sikretong nalalaman ng marami ay hindi pinag-uusapan. Pag-uusapan na ng katakot-takot na yun. At nawagan na ako sa COMELEC dito, ano ba ang kapangyarihan ninyo, kako, upang itong maling paninira ng ating demokrasya, yung tahimik na panlalason sa paniniwala at kakayahan ng bayan na pumili ng magagaling na leader, ay mahinto. O mahinto itong election temporarily para magkaroon ng breathing spell at ng tao ay matauhan. Sabi ho ni Presidente, ipabibilanggo ko kanya ang sino mang namimili ng boto. Opo. Aba, edi, tulungan natin ang Presidente. Ako'y kumuha na ng isang witness. Okay. Dahil, ngunit lalong madali, kung yung COMELEC ang hahakpan, kukuha sila ng mga testigo. Naku, lahat ho ng barangay. Eh na napasok na nila. Okay, nagsampa. Nagsampa na ba kayo ng kaso, Senator? Eh yung akin, yung isang witness ako, sinumpa ko na sa COMELEC bilang isang malinaw na halimbawa na meron ng ganitong nangyayari. Ngunit alam ng COMELEC eh, pero siyempre ang COMELEC dahil mga bureaucracia. Eh siyempre nag-iingat. Career-oriented yung mga yan kasi kung minsan hanggang hindi humakbang yung talagang may kapangyarihan. Kaya sabi ko, tulungan natin si Presidente. Pagkat pag si Presidente na talagang humakbang dito, siguro hindi pa maabot sa kanya. Ngunit kung sa inyong programa, mapag-usapan na ito, maaaring umabot na kay Presidente. At yung mapahayagan natin, sa dami nga naman ang inaasikaso ng Presidente. Ngunit kasing halaga ito ng pagsupil ng droga sapagkat ito ang sinisira nito ay yung talagang yung puso ng ating demokrasya. Paano kung hindi natin mapili ng tama at kung walang hiyayang mga magnanakaw ang mabubutuhan dahil nakapamili sila ng boto, edi sirang-sira na naman tayo at trust na naman itong demokrasya ng pinaglaban ng maraming tao. No? Doon po sa ibang lugar may mga nahuli ho mismo. Sa Cavite, mayroong mga ganong sitwasyon na talagang hinuhuli yung mga vote buyers, Senator. Wala ho ba hinuli sa district? Ipaliwanag sa Cavite, sabi, 2 piso pamasahe lang rin para gawin yung ganito. Hindi ito, hindi eh. Nagsimula na siya ng 700, pagkatapos ngayon, 150 na. I mean, 1,050 piso. Piso. At saka, lalagay sa sobre, natural potetos. Oo nga po. At nililinya sila. At yung iba naman, binibigyan ng card. Plastic card na doon ang pangalan. At na doon pangalan ng kandidato. Okay. O katulad nito, ID 59180. In case of may contact the above. Tapos nandito purok, number, lahat. Ako parang gobyerno. Para silang gobyerno na nandun yung pangalan ng kandidato at pag pupunta na sila at kukunin yung pera, bubutasin. Okay. Bubutasin hanggang sa 4 na butas yung araw ng eleksyon. At ang ibibigay sa iyo ay hindi na 1,000. 4,000 na. Okay. O, pagkatapos ng eleksyon at nakitang nanalo yung distrito ninyo, bibilangin. Okay. At ang bonus, magkakaroon ng bonus yung mga nanalo sa distritong yon. Ilan ho bang kandidato, Senator, doon sa inyong lugar para congressman? Apat. So ako si Gigi Agabay, for term re-electionist na ito, pinasok niya yung kanyang asawa ng nakaraang eleksyon pagkatapos siya na naman sumampa matapos ang 3 taong panunungkulan. Opo. Tapos
yung sinutan na pamangkinong mayor dito sa bayan namin, sa Santiago, at si Ginny Coquilla na ang kanyang panel call. Okay, so may meron pang iba na, may meron pang iba natitira. Oh. Na pa, paano ang meron pa ho natitirang kandidato. Hindi ito one on one, kundi four-cornered fight. Four-cornered fight. So three-cornered na lamang. Three-cornered dahil ayoko na sumausaw kapo din. Eh, kalabisan na itong ginagawa nila sapagkat nung una, medyo pabulong-bulong. Eh ngayon eh, ilantaran. Okay. Lahat ng barangay eh, parang palengke na. Sana po, may mga litrato na nakuhaan na talagang may bilihan ng boto na parang palengke na yung nangyayari. Meron sapagkat meron isang dating chief of police na coronel dito ang pangalan, si Maui Coronel. So meron po. Eh, nanguha na ritrato. Okay. Eh, nung kinukuha ritrato, nagkapatuhan pa nga. Pero nakakuha na ritrato. Alright. At pinabot rin yung mga ebidensyang yan. So, nasa Comelec na po? Nasa Comelec na po lahat ito? Nasa Comelec. At palagay ko, nandiyan dyan na kibeli kayo. Yung Jimenez, yung anti-graft, yung iba. Okay. Yung akin nakuha namang testimonya ay pinabot ko na sa Comelec. Ipinail ko na sa Comelec. Okay. Pero ang katotohanan ho dito ay, meron o walang ebidensya, public knowledge na ho eh. Okay, but matter of evidence. Still a matter of evidence. So, Senator, alam niyo naman yan na kung meron ng litigation yan at may kaso sa Comelec, eh, it will be presentation. Wala pa nga, hindi wala sa Comelec. Public knowledge na ito sapagkat talamak lang talaga. Akala ko, pinag-uusapan, mas isasabungan eh. Akala ko nagsampa na kayo ng kaso. Eh, ako nung sampa. Okay. So, nasa Comelec na po. Yung, nasa Comelec. Pero yung ginawa ko, parang halimbawa lang yung kumuha ko ng testigo, et cetera. Alright. Para magkaroon na ng legal aperture okay. na makita. Ngunit ang masama ho rito, eh yung parang nagkakaroon na ng parang yung public gossip, nagkakaroon ng public acceptance. Eh, parang nagbulagan na yung bayan eh. Okay. See what? No evil, yeah. Hear no evil. Kaya kailangan siguro talagang, ewan ko, eh, siguro pag dumating nakarating kay Presidente ito, alam mo ito, Presidente na, man of action. Okay. Bibigyan niya ng halimbawa ito. Okay. Ewan ko kung anong kapangyarihan ng Presidente. Utusan niya ako, balik, suspindihin yan, pistigayan at para magkaroon ng signal sa buong bayan. We cannot allow this cultural aberration. Okay. Oo, hindi pwedeng para ka namimili lamang ng karni sa palengke, okay na. Alright. Senator, maraming salamat po sa oras na binigyan niyo at nailahad niyo yung nangyari sa inyo dyan. Maraming salamat. Thank you. Senator. Thank you, Joey.